Kamusta mga ka-AAP? Ah, grabe, sobrang sakit ng lalamunan ko. Medyo mala tayo. Pasensya na sa boses natin. At syempre, welcome back dito sa ating video. Ako nga pala si Carl Jolis at nandito kayo ngayon sa aking YouTube channel. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, ay pilitin nyo na yung subscription button. Tapos ilike nyo na rin at i-on yung notification bell para updated kayo once na meron kayong gustong panoorin at meron akong bagong upload. At yun nga, maiba tayo ngayon guys. Yung i-upload natin at yung aaralin natin or yung ibibigay ko sa inyo mga tips ay magmumula ngayon sa replay natin. Ito yung mga game na hindi ko na i-record ng live na magagandang laban. Kaya gusto ko hindi nyo ma-miss yun. Kaya ito nga, babalikan natin at i-review natin. Siyempre, bibigyan ko na rin kayo ng mga tips at ng strategy kung paano ba natin natatalo yung mga teams na magaganda ang lineup. So ito na nga, punta tayo sa ating replays at start na agad natin, okay? So ito na guys, kung makikita nyo, nandito tayo sa ating battle log. Ire-replay lang natin etong laban natin versus Kaysario. Isang plant, dusk at reptile lineup. Isang napakahirap talunin na lineup para sa AAP. Tara, at tingnan natin kung anong strategy yung pwede nyong makuha dyan. So ayan na nga, siya si CDCC Sario. Ayan guys, kita nyo yung lineup niya. Reptile, dusk at plant. Puro kontra yan sa ating aqua. Kung mapapansin nyo dito sa pyramid na ito, na yung nasa taas, yung plant, yung reptile at yung dusk, yan yung mga 15% plus damage sa aqua natin. Samantalang yung aqua naman natin ay minus 15% sa mga yan. Kumbaga yan yung kontra sa ating aqua na Axie. Kaya teto, ituloy natin yung video. So tingnan muna natin yung mga cards nung kalaban natin. So eto guys yung card ng kanyang reptile. Ang reptile niya ay 39 speed, Kotaro Bite. Yung kanyang bibig, yung gain 1 energy if target is faster than this Axie. Kapag tinira niya, yung Axie na mas mabilis sa kanya. Meron siyang disarm na nag-a-apply ng negative speed sa titirahin niya. Parang ano rin yan, parang Mystic Rush. At ito namang spike throw. Pag kinombo yan ng kalaban sa 2 or more cards, ang titirahin po niyan ay yung Axie mo na merong pinakamababang shield, okay? At syempre, allergic reaction na nagdi-deal ng 130 damage pagka mayroong debuff yung Axie na titirahin yan. Kaya napakasakit yan, okay? So, tingnan naman natin yung kanyang dusk. Tingnan natin cards ng kanyang dusk. So, 45 speed po yung dusk niya. Meron siyang champ. Alam naman natin na pang-stun yan basta ikinombo sa dalawang cards. Tapos, disarm nga yung pampabagal ng speed. Sticky goo, pag nabasag mo yung shield niya ay may stun ka. Allergic reaction, deal 130 damage once na mayroong debuff yung titirahin niya. Yan yung kanyang dust, di ba? Napakasakit. Halos Terminator. Isa lang yung hindi cards ng Terminator dyan, which is yung disarm. Kung napalitan yan ng Mystic Rush, Termi na yan. So, tingnan natin yung plant niya naman, guys. So, eto naman, guys. Yung plant niya, 31 speed. Kung sa aqua, mas gusto natin yung mas mabilis. Dito naman sa plant, mas maganda kung mas mabagal. Kaya maganda nga na 31 speed. Meron siyang vegetal bite na nag-i-steal ng energy pag kinombo mo sa isang cards pa. Alam natin, nakaka-i-steal lang tayo niyan once na meron tayong available na energy. Tapos prickly trap na napakasakit. Nagdi-deal lang naman ng 120 damage once na etong plant na to yung huling titira sa laban. October 3, 110 yung shield niyan. Pag hindi natin nabasag yung shield ay magdo-draw card siya. Tapos yung huli niya ay yung spicy surprise na nakakapag-disables naman nung mouth cards natin. Paano nyo ba malalaman yung mouth cards? Easy lang. Yung pinakaunang cards na makikita nyo, ayan yung vegetal bite, mouth card yan, okay? So yan nga yung Axie ng kalaban. Start na natin to ngayon. Kung makikita nyo, nag-start na nga sa first round. Makikita nyo na nag-pass lang kami pareho sa first round. Kaya naman round 2 na agad to. At kung makikita nyo, binuhos ko na kaagad yung energy ko, 5 energy, tapos gumamit pa ako ng isang tail slap para kung sakaling hindi mag-shield to ay mababurst natin, tapos makakagain pa tayo ng energy. So yan yung tira ko sa round 2. At dahil nag-pass nga yung kalaban natin or nag-end-turn, kita nyo 5 energy pa rin yan, ay successful nga natin na mababurst yung kanyang plant.
So, round 3 naman tayo guys. Kung makikita nyo, meron tayong available na dalawang October treat pero hindi natin ginamit. Ginawa natin dito, tumira na lang ako. Ginamit ko na lang yung mga damage cards ng aqua ko. Bakit ba hindi ko ginamit yung shield? Kasi gagamit po ng spike throw yung reptile niya. Yung spike throw po, ang titirahin po niyan, yung may pinakamababang shield na Aximo. Once na ma-attake niyan, yung aqua natin ay sigurado sure kill. Kaya naman hindi ko na dinepensahan yung tank natin para yung tank na lang yung buhusan ng kanyang reptile. Okay, di ba? So guys, ito yung spike throw na sinasabi ko. Kita nyo kung gaano kasakit? Kapag ka sa aqua pati nira yan, mas may plus damage pa yan. Kaya naman, pinili ko na lang na sa tank na lang, okay? Dito naman sa round 4, tinira ko yung sweepscape. Ginit na ako yung tail slap, tapos sweepscape ulit. Para kung sakaling ma-pump ko man or mabasag ko yung shield niya kung may sticky goo, ay yung tail slap na lang yung pantanggal ko ng shield. Hindi masasayang yung damage, okay? So, nag-pass siya, nag-enter yung kalaban natin. Madadamage siya natin ng sobra yung kanyang dust dito sa gitna. Sayang lang at may natira pang 3 na HP. Tapos round 5 naman tayo. Nagulat ako dito dahil hindi pa rin tumira. Siguro nagko-conserve na siya ng energy para dun sa reptile niya sa likod. Ang naging move ko naman dito, kung makikita nyo, 2 cards yung ginamit ko sa may oranda natin or yung aqua natin sa pinakalikod kasi meron nga tayong stun. Tapos yung pinakadulo, yun yung tatama, which is meron pa tayong plus speed. Tapos nag-abang pa tayo ng star shuriken para once na mag-shield yan or mabuhay ay siguradong sure kill na. Kumbaga overkill talaga. Pero okay lang yan. So successful tayo na nakuha na natin yung dust niya. Tapos eto na tayo ngayon sa reptile, natira pa natin siya ng isang beses dito naman sa round 7. So nagpass kami pareho sa round 6 kaya naman nasa round 7 na tayo. Napakarami niyang energy guys. 8 energy yung kalaban natin. Kung makikita nyo, mayroon pa siyang stack na 4 tapos tinira niya yung kanyang 4 na cards. Samantalang tayo ay mayroon ding 4 cards. Ginamit na natin yung mga damage cards natin tapos makakapag-gain pa tayo sa tail slap. Tapos ang mangyayari dito, dahil sa daming damage na ibinato natin sa kanya, ay labis na labis natin siyang mababawasan at mapapaabot pa nga natin siya doon sa last stand or yung umaapoy-apoy. Kita nyo naman. So dito pa lang alam ko ng panalo ko dahil titira pa siya. Kumbaga siya yung magkikil sa sarili niya. So yun nga guys, ganun ko natalo yung counter sa atin na reptile dust plant. Syempre nandito naman yung hindi inedit na video para ma-enjoy nyo rin na panoorin.